Hello sa ating mga ka-reality of life. This is Dadrick again. At sa tingin ko naman confused din ba kayo dun sa inilabas ng IATF, no? Ayan, magbibigay lang tayo ng ating konting reaction sa kanilang plano. Actually, marami nang gumawa nitong plano na to. Marami na nagpakita, naglagay ng ganong disenyo na sinabi na lang mali. Then gagawa sila, kinopya lang din. Ito ay sinasabi na ano, copy-paste. No? Hindi mo maintindihan kung talino ba talaga ginagamit or ano ba talaga ang ginagamit, di ba? Sa sitwasyon na yan, unang-una, sige na, mali na yung mga unang disenyo. Tama na yung disenyo nyo, IATF, kasi kayo yung nag-release eh. Ending nga niya, sabi nga natin, copy-paste lang naman. May mga istruktura pa kung paano siya i-coconnect. First question, okay, doon muna tayo sa helmet. May helmet na nga eh, di ba? Kailangan pa ba ng face shield? Face shield na nga yung helmet eh. Protector for the head and protector for the face. No? Then, yun naman, body shield, no? Yung divider, na acrylic, etc. Connecta, ganito, ganito, ganito. Naaral nyo ba, after na gawin, sundin lahat yan, paano magpapagasolina yung motor? Eh, di ba, inaangat lagi yung upuan na yun. Paano pa ka? Babaklasin mo na lahat bago makapagbakasolina, kakabit ulit, and it'll take, waste a lot of time. Then, there is a so-called aerodynamics na dinidesenyo. Kaya nga kadalasan makikita sa mga nagmumotor na sumusubsob, no? Yung mga napang racing para yung hangin nandito. Kaya may maliit na shield na kumukover ka doon para yung aerodynamic na tinatawag. Then, naaral ba? Kasi minsan aaralin mo na bago i-release kasi sa masa. Kasi nangyayari yan sinatawag na sa sobrang talino na bobo sa huli. Masintabi po. Pero sabi nga, eh, nagmumotor din naman ako. No, yun nga lang, matagal na rin akong hindi nagmumotor dahil for safety purposes, ilang beses na rin ako nadisigrasya sa motor, pero ang dami kong kaibigan na nagmumotor. And motorcycle at a two-wheel is one of my admired vehicle since I was young. Then, syempre bilang isang nagmumotor din, sabi nga, is paano nyo naisip yung shield? Mali na nga yung shield eh. Hindi ko na pinaboran yung mga disenyong pinibilit igawa para lang sabihin ay magkasama sa bahay, mag-asawa, magkalibin, magkapamilya, magkapatid, ay isa lang yung motor. Hindi naman lahat may pambili para sabihin na, di ba, bumili ng bumili, kanya-kanya, para solo-solo. Lalo na sa nangyaring pandemya, saan pa nga kukuha ng pera? In general factor kasi, tanggalin na lahat yan. Napakasimple lang kasi nung idea eh. Yung katangahan na may helmet na may face shield pa, that's too much. Alam nyo, sabi nga, magkasama sa bahay, magkatabi matulog yan, magkasabay kumain, sabay pang naliligo yan. Diba, pagdating ng gabi at medyo kumiliti ang init ng katawan, eh nagsasanib puwersa, no? Eh, sa ganong factor, ano pa ba? Dahil sinabi nyo na nakaraan, meron kayong press release na si Mr. pumasok sa trabaho, tapos si Mrs. Nahawa or nakahawa, nasagap, etc. At the end of the day, they don't know that one. Pag ang kasamotor, pag-uwi sa bahay, magkasama pa rin naman sila. If it is spreading out on that situation, yun nga tinatawag na dapat mas inintindi nyo yung protocols regarding do sa bagay na yon. Pero katulad yan, may mga angkas, di ba, na wala naman silang pambili, umaasa sumasakay sa motor. Mabuti pang sinabi na lang ninyo na meron nga sila ng face shield na baon-baon nila, na paghubad nila ng helmet, ipapalit naman using the mask in a public places. Okay? Yung helmet kasi support na yon eh. Kahit magkasama silang doon, dapat ibawal yung open face na helmet kasi nga, yung transmission na tinatawag natin, yung virus na nasasagap nga sa paligid. Pero on that pattern, ang pinakamaganda pa niyan, sinabi niyo na lang kanya-kanyang helmet. 'Di ba? Yung helmet kasi protection na 'yun, covered na 'yun, ikaw lang eh. Bakit kanya-kanyang helmet? So, ikaw magsasanitize mo yung helmet mo, hindi igagamitin ng iba, hindi isusuot ng iba na nandoon yung virus na naiwan. Na kung halimbawa yung nag-aangkas, may isang extra helmet para sa pasahero, no. It should be a no-no. Na si pasahero, sacrifice na. Diba? Bili na sarili niyang helmet for her own or his own protection para sa protection niya. Then after that, pagbababa na, bago tanggalin, in public, arrange, diba? Sukbit si helmet, palit naman ng face mask, yung face shield, lagay ng face mask, and work. Yun lang naman yung istruktura eh. Bakit kailangan masyadong maging ano? Yan ang hirap kasi minsan sa sobrang talino kasi imbis to simplify that everybody can follow. Sabi nga, kaya nga katulad na nga lang sa isang teknolohiya, kaya nga ng Nokia nung sikat na sikat, di ba? Users friendly. Make it an easy factor on a user friendly situation. Hindi yung
ang daming ek-ek dito, ek-ek doon, pasikat ako, nagdisenyo niyan, ganito, ganito, ganito. Pero all the consequences is there. Pag may shield na ganun, tumatakbo, napabilis yan because of yung blow ng hangin, anong pupuntahan? May, naka-design ba yan para sa tinatawag na aerodynamics? Magiging cause pa ng disgrasya yan dahil yung pagtama ng hangin, maaaring bumaliktad ang motor, nasa gitna ng highway, nagka-disgrasya lalo. At katulad nga ng tanong, paano magagasolina? Naisip nyo ba yun? Lalagyan ng panibagong tank, outer tank, i-redesign ng motor. Ang daming gastos. Ang daming gastos. The helmet itself is already a face shield. Da, kailangan lang individual. Sabi nga, simplify things, users friendly. Kumbaga sa computer, kumbaga sa teknolohiya, kumbaga sa cellphone. Make it a users friendly. Na madaling mag-a-adapt. May sarili na nga siyang helmet eh. Diba? Pati sa helmet na may face shield pa sa ano. Disenyo naman, minsan, paminsan-minsan. Aywan ko kung yung picture ba na yan is kalokohan na rin lang mga netizen dahil sa sinasabi ninyo. Dahil nga siyempre, ang binitaw ba ninyo, may helmet na, may face shield pa. So, the adaptation of the netizen, yung malikot na pag-iisip, ginawa siguro ganun. Paano nga naman, may helmet na, may face shield pa. Diba? Eh, nakasara nga eh. Kaya nga sabi nga, close face. Huwag nga lang yung naka-open face na ganun. So, why you have to make things very complicated? Let's not make things complicated, no? Don't complicate life. Life is easy. When God created everything, everything is easy for a human. Tayo kasi yung gumagawa ng komplikasyon. Kaya nagkakagulo-gulo mundo eh. Kaya nagkakahirap-hirap. Kaya nagkakadaleche-leche. Dahil sa sobrang talinong ang hindi maintindihan. Kung saan ba nang gagaling yan, talino na yan. Oh, nagmumotor. Kung nagmumotor kayo, try to analyze the situation on sa dinisign ninyo on how. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Simplify. Kailangan lang no na hindi pwede yung open face, matutong sumunod din ng mamamayan, di ba? Ayusin sarili mong helmet. It has to be your personal PPE. A helmet is a PPE. At kung gagawa kayo ng mga ganyang disenyo, sana naman to magtatanong din lang naman kayo sa mga tinatawag na motor experts kung bakit yung aerodynamics and etc etc, the design and etc, then the safety precautions. Talk with some safety experts. Hindi yung gawa kayo ng gawa ng mga ewan ko. Kaya nga sabi ko nga, ang hirap minsan, no? Nakaka-visit minsan yung mga tao sa sobrang talino, laging nagiging komplikado ang maraming bagay. Enough na yun. Personal helmets, magastosan siguro nila for their own protection, personal nilang gamit. Kasi yung helmet, hindi dapat pasa-pasa yan eh. Nag-iiwan ng bacteria and germs and viruses yan from users. So, tama na yung may proper na helmet si rider at may personal na helmet naman yung kanyang iaangkas. And after that, pagbaba, sabi ko nga, replace the face shield, ilagay mo yung face mask mo, and do the job. And at the end of the day, that's it. Kailangan nga, sabi nga eh, ang kailangan ng tao for the safety is disiplina. Hindi yung mga walang kwentang disenyo na masabi lang na sikat ako nag-design yan. Kung katangahan din lang naman yung disenyo, saan hindi nyo na nilalabas sa public? Kasi nagiging katawa-tawa lang kayo. Sayang yung posisyon ninyo. Sayang yung respeto ng mamamayan na ibinibigay sa inyo. Ang lahat na didisgrasya o maakyat doon sa kataas-taasan dahil sa mga maling malilikot na isip ninyo nagiging isang malaking joke. So, yun lang naman, AATF. Sabi nga is, ayusin natin ang nararapat. Bigyan natin ng isang simple, wag komplikado. At huwag yung kung ano-anong iniisip. Kahit sino tanongin ninyo, pagtatawa ng kayo dyan eh. Ako nga, natawa na ako sa mga dating gumagawa ng gano'n na paraan eh. Dahil nga yung tinatawag na aerodynamics. Tapos sasabihin nyo, mali. Sasabihin nyo, bawal. At then, gagawa rin kayo ng gano'ng disenyo para masabing sa inyo nagmula. It's not about credit grabbing. Tanggalin yung credit grabbing, yung mentality na yan. No, yung kung talagang ang hangad natin is kaligtasan ng bawat isa, laging i-remind ng bawat isa regarding sa disiplina. At yung tama at nararapat, sapat na ang isang helmet na personal na gamit ng isang tao kung gumagamit man lang sila ng angkas at daladala pa rin nila sa sarili nilang bag, yung tinatawag na yung replacement, no? Yung face shield nga at yung face mask. And that's it. And they can do the job and everything just to protect them from the viruses na kung saan-saan na. Dahil nga sabi nga, kailangan buksan. Nung ayaw buksan, nung buksan, ang daming reklamo. Laging ganun ang tao, but creating things more complicated. Ang ending, comedy. Tawanan. Katatawanan na lang ang kahihinatnan.
So it will not be a safe factor for this kind of design na inisip ninyo na kinopen nyo sa mga naunang nakaisip dahil nga mali, talagang mali. Pahihirapan nyo pa, baklas kabit. Ayan, so I've been being redundant regarding these things dahil nga, ewan ko, no? Kung ano ba talaga yung iniisip ng mga tinatawag nating sobrang talino. So, bawas-bawas minsan nakatalinuhan. Simplify things, as I'm saying, it will be better to simplify things that everybody can follow. Pasensya na kung kailangan nyo gumastos sa sarili ninyong helmet. The helmet is enough as a PPE to protect the face, the breathing, inside because it is covered. Okay? That will be enough. And pagbaba, sabi ko nga, replace. And that's it. Personal mo dapat ang helmet mo. Ganun kasimple. Huwag niya nang masyadong ikut-ikutin, bawal-bawal. Eh, magkasama nga sa bahay. Diba? So, ayan lang, mga kaibigan. Sa mga kapwa ko nagmumotor, sa mga kaibigan kong mahilig sa motor, siguro naman naintindihan ninyo yung inyong aking sinasabi. Tama ba ko o mali? Kaya huwag kalimutang iligay yung komento sa baba. Sabi nga, mapag-usapan natin, maibigay natin na sa loobin. Kung sila may karapatan magbigay na tinatawag nilang freedom of speech, meron din tayo nun. Wala tayo sinisiraan. Sabi ko nga, ang channel ito is always balanced about opinions. Nagbibigay ako na sarili kong opinion dahil nabubwisit na akong nakikita ang mga sa sobrang talino e nangyayari nga is comedy na lang ang ending. Dahil imbis maging simple, ginagawang komplikado para lang masabi ang kredito papunta sa kanila. Ayan, maraming salamat muli sa inyong oras at patuloy niyo ng pagsuporta. Huwag po natin kalimutang i-share para naman na having a weekend spread the love and the knowledge. Mapagtibayan natin, maibigay natin ang ating mga saloobin sa kanila na sana mas makinig sila doon sa mga taong madidisgrasya kaysa doon sa kanilang iniisip because of that credit na gusto nilang kamtan para sa sarili nila. Again, this is your Daddy Rick talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Maraming salamat sa inyong lahat. Mega shoutout sa lahat ng aking subscribers. Maraming salamat sa aking mga bagong subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share to spread the love and the knowledge. At sa aking mga kapwa OFW, ingat sa ating mga mahal sa buhay. Ingat. Disiplina ang kailangan upang maging ligtas. Kung hindi naman importante ang kailangan gawin sa labas, manatili na lang tayo sa bahay upang makaiwas na madamay pa sa patuloy na lumalagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. At panalangin natin para sa buong sandiigdigan, sana mawala na ang kalaban natin hindi nakikita at makabalik tayo sa totoong normal, yung normal nating buhay na hindi natin kailangan ng mga ganitong bagay at malaya tayo nakakapunta at nakakasalamuha ang ating iba pang mahal sa buhay. Dahil hanggang sa ngayon, yung pamilya lang natin ang ating nakakasalamuha at hindi natin makasalamuha ang iba ating pamilya dahil nga umiiwas tayong magpunta kung saan-saan. Kaya sana panatili ng disiplina sa katawan upang manatiling ligtas. As there is always saying, stay home, stay safe. Okay, sa aking pamilya, Mommy, I love you so much. To my two kids, Jason and Tracy, I love you guys. Ingat ang lahat. God bless us all.